Iba. Hello. Inaalok mo ng produkto mo, pabili ka ng balot ko. Iyon ka ng balot eh. Hindi ako kumakain ng balot, pang-hybrid yan eh. Hindi, pampalakas ng tuhod. Hindi nga sabi ako kumakain ng balot eh. Alis ka na. Bili ka ng balot ko. Ay, mamamatay ka na lang, inaalok mo ng balot yan. Hindi naman bumibili. Pati ka pumunta sa iba. Pabili ka ng balot ko. Sabi niya, ah, gusto ko yan. Bigyan mo ako ng dalawa. Hindi oh. Nakadalawa ka pa. O kaya, meron kang networking. Gusto mo maging downlines ito. Eh, ayaw ka eh. Pinipili nung maging downlines. Eh, nung bakit malaking problema natin? Kaya wala tayong nalilinas, wala tayong na-evangelize. Kasi paulit-ulit niyo sa mga taong yan. Amen? Pag ayaw, iwanan mo. Kahit pa asawa mo, kahit pa anak mo, kahit magulang mo, kahit makapakawalin mo, at ayaw, iwan mo na muna yan. Amen? Kumayo ka sa iba. Amen? Amen po ba? At isang araw, yung iniwan mo na yan, makakapag-isip-isip yan. At isang araw, yung maganda mong pinayo sa kanila, tatanggapin na yan. Amen? Tingin kayo sa akin, hindi mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng sinabi mo sa kanila. Sapagat ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Isaiah 55 verse 11. Isaiah 55 verse 11, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Para yung ulan, nakakita na kayo ng ulan. Ang ulan, pag binasa niya ang lupa, ang tigawang na lupa ay nagiging zariwa. Kapag ang mga leaves, kapag ang mga trees, ang mga plants ay naulanan, sila ay namumukadkad, nagkakaroon ng flowers at namumunga. Amen. Ganyan ang salita ng Diyos. Makapangyarihan yan. And listen very carefully, tingin kayo sa akin. Pag meron ang ililigtas, huwag ka nang maghahanap pa na magliligtas, ikaw na. Pag may mga problema na kinakaharap yan, kunyari, mga payo, counseling, huwag ka nang maghanap pa na magpapayo, ikaw na. Ngayon, kung talagang hindi mo kaya, saka ka maghanap. Pero ang gawin mo, subukan mo muna. Amen? Pakisabi, subukan. Subukan mo na. Minsan, sabi niya isang lalaki, bakit ang pastorang iyan ang nagpapastora? Bawal yan, dapat lalaki. Kinausap ko siya. O sige, ikaw ang magpastor kasi lalaki ka. Hindi, iyo ko, hindi ko tawag yan eh. O isipin mo, binabawalan mo yung babaeng magpastor. Magpastora, ikaw na lalaki, ayaw mo naman magpastor, duwag ka naman. O ba't ba pipigilan yung babae? May tao pa ko ba rito? Kay bata, kay matanda, kay babae, kay lalaki, pwede maglingkod sa Diyos. Huwag lang bakla, huwag lang tomboy. Yung bakla ay magpakalalaki muna, at saka yung tomboy ay magpakababae muna. May tao pa ho ba rito? Pero ang lahat ay pwedeng maglingkod sa Diyos. Ang tanong ko sa iyo, kailan ka maglilingkod sa Diyos? Kailan ka magliligtas ng maraming kananawa? Kailan mo dadalhin ang maraming tao sa paanan ni Kristo Jesus? Kailan? Tuloy natin ang pagbasa. After consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise Him for the splendor of His holiness. Walang ginawa si Jehoshaphat, walang sinayin na sandali, nagtalaga siya ng mga babae at mga lalaki, pupurihin ang kagandahan ng Diyos, ang kapanala ng Diyos. Hallelujah! Misan, yung mga kapatid, nang nakikita nila ako, bigla ko yumuyo kong ganun. Bakit? Kasi nararamdaman ko yung presence ng Lord eh. Parang pag kumakanta ng bayang magiliw, di ba, ng lupang hinirang, di ba, umi-stop tayo bilang pag-alang. Tapos nagpapatong tayo ng kamay sa ating kanang kamay sa ating dibdib. Eh, lalo na pag nararamdaman mo presence ng Lord o during prayer time at nangungusap ang Lord, bakit di ka tumahimik na gaya ng ating ginawa kanina? Tumahimik tayo saglit. Para kausapin tayo ng Diyos. Tuloy natin ang pagbasa. After consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise Him for the splendor of His holiness as they went out at the head of the army saying, give thanks to the Lord for His love endures forever. Pasalamatan mo ang Panginoon dahil ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Listen very carefully. Ito ang panahon na ang promosyon ay tuloy-tuloy. Ito ang panahon na ang pag-aagamit ng Diyos ay tuloy-tuloy. Ito ang panahon na ang pagyaman ay tuloy-tuloy. Tuloy natin ang pagbasa.
as they began to sing and praise the Lord, set praise the Lord, set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir who were invading Judah, and they were defeated. Tuloy natin ang pagbasa. The men of Ammon and Moab rose up against the men from Mount Seir to destroy and annihilate them. After they finished slaughtering the men from Seir, they helped to destroy one another. Ano nangyari? Tatlong bansa. Ang ginawa ng dalawang bansa, nagkampi. Yung kanilang kakampi, pinatay nila. Di dalawang bansa na lang sila. Silang dalawang bansa, nag-away sila. Patay silang lahat. Anong ginawa ng taga-Juda? Wala! Dahil yung mga kalaban nila, sila-sila ang nagpatayan. Nakikinig ba tayo? Pakisabi natin mabuti ang Diyos. Okay. Thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Saan mo ba nakukuha niyo doon siyang mga tang yan? Hindi saan pati sa kanta ng sa Panginoon. Eh kaya hindi mo ito alam, alam mo, Gangnam Style. Eh na kasi yan gusto mo yung mga One Direction, No Direction, Direction to Hell. Yan ang mga alam natin. Kasi hindi mo kasi pinapakaganda yung mga kanta ng Panginoon eh. Ang dami-dami kanta ng Panginoon eh. Gusto mo, Bisaya pa eh. Kung mga away pagkabalhin, kung mga away paglubay, at taas pa sa kanangitan, halapad pa sa kadagatan. Eh mga alam mo kanta? Haklip siya. Eh ang mga alam mo kanta, alam mo mga sayaw eh. Yan ang mga sinesearch mo eh. Pag nasa praise and worship ministry ka, search ka ng search ng mga kanta. Pag may search yung mga friends mo, may search yung mapapangasama mo. Meron pa sa FB, nabasa ko pati araw ng kamatay, nakasulat na rin eh. Ano yung sakit na yung mamatay eh. Nahinginig po ba tayo? Eh halos lahat ng ano, makakanta natin. Anong nangyari? Nagpatayan sila. Kaya, eto, meron isang pamilya, may kapitbahay ka, isang pamilya, inaaway ka. Huwag mong patulan yung pamilya niya, mag-aaway-aaway, magpapatayan yan. Ano patulan? Tao pa ho ba rito? Eh siya, isang pamilya, inaaway kayo. Huwag mong patulan. Lalo na, tayo mga waray-waray, di tayo maatras. Alam mo yung nanay ko, maliit lang yan, hindi yung palaaway, pero hindi ko nakita kung matras yung nanay ko kahit kailan eh. Hindi nangaaway yun. Pero pag inaaway yun, talagang sugod yun, kahit maliit lang yun. Kaya kahit na tayo ay mga tarsama rin yun, mga waray-waray tayo, mga mahiisog tayo, pag inaaway nila tayo, pabayaan mo lang sila. Iwan mo sila sa Diyos, magpuri ka lang. Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Give thanks to the Lord for... Pakikita mo sila, nanay, tatay, kuya, ate, nag-away, ay, nagsabunot na rin. Mahala kayo sa buhay ninyo. Nakikinig po ba tayo? Kaya lang yun. Amen po ba? May nakaaway sa iyo, bayangan mo yan. Dali natin ang pagbasa. When the men of Judah came to the place that overlooks the desert and looked toward the vast army, they saw only dead bodies lying on the ground. No one had escaped. Isipin mo, yung mga vast army na susugod sa kanila para sila patayin, nagulat sila, mga patay na silang lahat! Patay na! Kayo ba yung mga matatapang? Eh, ba't mga patay na kayo? Wala pa nga kaming ginagawa sa inyo, di pa kami pinagpawisan. Amen? E tao pa ho ba rito? Ang sarap kapag ang Diyos ang tumulong sa iyo. Ang bukol ay nawawala, ang sis ay nawawala, ang cancer ay nawawala, ang diabetes ay nawawala, at ang pera mong, at ikaw na walang pera, biglang dumadami ang pera. Amen? Kapag ang Diyos ang tumutulong, ibang klase ang nagaganap. Magpatulong ka kay Lord. Humingi ka ng tulong kay Lord. Amen? Pag ang Diyos ang tumulong, grabe. Masarap tumulong ang Lord. Ang sarap hinga ng tulong ang Panginoon. Glory to God. Makakita tayo ng miracle upon miracle upon miracle upon miracle. Purihin ang pangalan ng Panginoon Diyos sa buhay. Hallelujah!
Tuloy natin ang pagbasa. So Jehoshaphat and his men went to carry off their plunder. Ano ibig sabihin ng plunder? Sa batas natin sa Pilipinas, pag ang kaso ng plunder, walang lifetime yan. Lifetime imprisonment. Dapat ka, bita yan eh. Kaso wala nang lethal injection ngayon, wala nang bitay ngayon. Kaya dapat, yung mga nakakasuhan ng plunder, bitay talaga yun o sila ay lifetime imprisonment yan. Ano ibig sabihin ng plunder? Sila ay nagnakaw ng napakaraming pera. Yun ang ibig sabihin ng plunder. Kaya ang nangyari, Jehoshaphat and his men went to carry off their plunder. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin ng plunder? Itong si Jehoshaphat at ang kanyang mga kababayan taga Judah. Napakaraming blessing ang napunta sa kanila. Amen. Tingin kayo sa akin. Sumusugod ang maraming kaaway. Pero ang ginawa ng Diyos, yung mga kaaway na yan ay ginalo ng Diyos at ang kaaway ay pinalitan ng Diyos ng maraming pagpapala. Ito ang panahon ngayon. Nahahabol ka ng maraming salami. Maraming pera. Hindi mo alam kung saan mo ilalagay yan. Kaya ako ready ako eh. Dami kong bulsa. Meron pa rin ko yan. Amen po ba? Ano ang revelation sa atin ng Diyos sa oras na ito? Harapin mo ang laban. Huwag ang umatras. Tutulungan ka ng Diyos. At sa gitna ng laban, huwag ang umatras. Patuloy mong ibigay ang the best mo sa Panginoon at gagawa ang Diyos ng Himala. Ito ang malaking problema. Papalitan ng Diyos ang malaking problema na dumating sa buhay mo ng malaking kagalingan, malaking himala, malaking pagpapala, malaking promosyon. Amen! Sabi ng Diablo, ito ang malaking problema. Iahagis ko sa iyo. Dilimilipad na yung bato. Ituturo ng Panginoon yung bato. Ikaw na malaking problema. Pagbagsak sa mga anak ko. Hindi ka na malaking problema. Malaking kagalingan. Malaking himala. Malaking kagalakan. Malaking promosyon. Malaking tagumpay. Malaki! 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 At dahil napakalaki at napakarami ng kanilang samsam, anong sabi ng Bible? Jehoshaphat and his men went to carry out their plunder and they found among them a great amount of equipment and clothing. Grabe! Naku! Magpapabango ka ng pamamahal. Bibitbit ka ng mga bag na mga pagkakamahal-mahal. Magsusuot ka ng mga kasuot ang pagkakamahal-mahal. Titira ka sa magandang sasakyan ng pagkakamahal-mahal. Magandang tahan ng pagkakamahal-mahal. Kakain ka ng pagkain ng pagkakamahal-mahal at pagkasarap-sarap. Kaya alam nyo, kaya kanina, ang ulam namin kanina, sayote na may asin at magic sarap. Walang halo. Basta ganun. Kaya pag ganyan yung mga ulam namin, nag-iisip na lang ako tuloy kumain sa masasarap eh. Kinaba ko ba ito? Kasi pag masarap na yung pagkain sa bahay namin, hindi na kami mapunta sa masarap na lugar. Amen. Sabi ko kumain, grabe. Sayote na may halong asin at magic sarap. Okay na yun. Pag mo intindihin yung lasa, kainin mo. Masustansya yun. Kainin mo yung lasa. Dali natin ang magbasa. And also, articles of value. Grabe. Ako, alam mo, listen very carefully. Masyadong low profile ako eh. Totoo lang. Pero pag binibigyan ako ng Diyos ng mga mamahalin, hindi ko tinatanggihan yan. Amen. Bigay yan eh.
hindi mo naman pagnanasaan at wala, ibigay yan eh. May tao pa ho pa rin to. Kaya pag binibigyan ka ng Diyos na matataas sa posisyon, matataas sa blessing, matataas sa promosyon, tanggapin mo. Ang tanong niyo sa akin, lingkod ng Diyos, bakit maraming leader tumataas? Tapos babagsak sila. Ang dahilan, ipopromote sila, ayaw na nila. Ay, hindi ko na kaya yan. Lula na ako yan, hindi ko na kaya yan. Mali. Pataas ng promosyon, tanggapin mo. Nababagay yan sa mga gwapo at magaganda na kagaya natin. Amen. Alampakan natin ang Panginoon. Jehoshaphat and his men went to carry on their plunder and they found among them a great amount of equipment. Pagkasabi, great amount. And clothing and also articles of value. More than they could take away. Grabe! Tinantayan silang buhatin. Ah! Grabe ito! Noon, walang-wala ako! Pero may nagdaming pagpapala! Dati ang hina-hina ko. May idinutog ko, may cyst, may diabetes, may ulani, may alboranas, may arthritis. Hinang-hina ako, makandang ako sa hagdan. Ha? Hingal na ako. Pero iba na ngayon! Ang lakas-lakas ko ngayon. That is a miracle from the Lord. May tao pa ho ba rito? One time, nanonood ako ng TV. Bakit niya tinawag na helicopter? Sabi sa kanya, anong kapataan ko yan? Kasi grabe ako pag nag-lay up eh. Pero ngayon, hindi ko na nagagawa yan, sabi niya. Oh, dati kang MVP ah, dati kang Rookie of the Year, nagsabay pa. MVP to Rookie of the Year, sabay pa. Ba, ikaw lang nakagawa nun at dagdagan mo pa, 20 anos ka lang nun. Noon yun, ngayon, umakay sa hagdan, di ko na kaya eh. Wala na. Hello? May tao pa ho ba rito? Pero pag dumating ang kalakasan ng Panginoon, ba? Ikaw na mahina, biglang ang lalakas. Amen! Amen! Parang naalala ko, nung bata ako, nanonood ako ng $6 million man, saka bionic man. Diba, alam niyo yun? Mga $6 million man, mga bionic man. Parang mga papa yan eh. Si papa'y talunan yan eh. Laging pinagahagis ang isa ng Brutus yan eh. Ha! Pero pag si papa'y na, nakainom na ni Spina siya. Ha? Ang papa ni Sedomen. Ang gagawin niya, habulin niya kayo si Brutus. Si Brutus na nadala-dala si ano, yung sino ba yung girl ni papa'y? Si Olive. Papa'y! Papa'y! Save me, papa! Sabihin ni papa'y, ah! Ang payat-payat lang ano, pero tatapos na rin mo. Here I am! Di ba? Ganun niya. Kaya pag nasa Panginoon ka, alam niyo maraming nang ibang bansa, hindi naman sila pinapakibang bansa ng Diyos eh. Tumatakas lang yung mga yan. Hirap ng buhay sa Pilipinas. Oh, hirap ng buhay. Eh. Walang mapapangasawa sa Pilipinas. Makapunta nga ng ibang bansa. Pupunta ka lang na ibang bansa pag pinapapunta ka ng Lord sa ibang bansa. Pero pag tumatakas ka lang, huwag ka nang tumakas, mapapahama ka lang. Pagdating mo sa ibang bansa, mas malaking problema ang kakaharapin mo ron. Tumakas ka rito, tatakas ka na naman dyan. At ang kaawa-awa, uuwi ng Pilipinas. Anong nangyari sa'yo? Why, kid? Why? Bakit? Tumakas lang eh. May tao pa ho ba rito? Amen? Magtakasan ang problema. Ano sabi ng Bible to Jehoshaphat and his men went to carry out their plunder and they found among them a great amount of equipment and clothing and also articles of value more than they could take away. Ito yan. Kayo sa lugar na yan, na mga born again Christian, magsama-sama kayo yan, magtulong-tulong kayo yan. Once in a while, mag-prayer meeting kayo dyan, ibukin nyo ang gawain ng Panginoon dyan. Itayo nyo ang Kingdom of Jesus Fellowship dyan. Sakupin natin yan. Amen mo ba? Huwag mong takasan. Mendes sa tinatakasan mo, lalong humihirap ang buhay mo. Pero kapag pinapangarap mo na ang lugar ninyo sama-sama kayo sa lugar na iyan, ini-evangelize ang lugar na iyan, puri
purihin ang pangalan ng Panginoon, ililigtas na Diyos ang lugar na iyan. At hindi lang yun, ibubuhusan Diyos ang masaganang magpapala sa inyo. There was so much splendor, not just splendor, but so much splendor that it took 3 days to collect. 3 araw nilang binalik-balikan. Grabe pagpapala. Pati ayusin mo yung website natin, grabe pagpapala ang bubuho sa inyo. Ayusin nyo yung mga newsletter natin, grabe pagpapala ang bubuho sa inyo. Lahat ng pinapaayos natin ng Lord, praise and worship, dance and tambourine, kayo mga dance and tambourine ministers, bumalik kayo. Kayo mga praise and worship ministers, bumalik kayo. Kayo mga kayong mga member ng choir, bumalik kayo. Kayo mga pastor at pastor, bumalik kayo. Kayo mga full-time workers, bumalik kayo. Kayo mga prayer and fasting ministers, bumalik kayo. At sa pagbabalik ninyo, maging magpagpangumapa kayo, maging magbayad kayo, maging humble kayo. Huwag kayong babalik na siga kayo. Yung uniform ko, bilhin mo, that's it, the Lord. Hindi mo kinakailangan mag-uniform. Ang kinakailangan mo, magdamit sa ako. Dahil prayer and fasting ministry, ang kailangan. Oh, ngayon, buntis ka na, magkakaanak ka na. Hindi yung walang kaligayahan dyan. Napakasama mo na yung may abs. Walang kaligayahan dyan. Nakikita mo na ngayon. Napapatukan mo ba ako magkaming stand? Balikan mo ang Diyos. Magbalik ka na sa iyong unang pag-ibig. Ang sarili mo ay limutin na. Siya ang iyong minahal at dapat mo balikan. Magsama-sama tayo. Iligtas natin ang Pilipinas, iligtas natin ang buong mundo. Diba? 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 At ito kanina, anong mukha ito? Diba kasunduan ito? Tayo pa rin yun eh! Giver, na marami rin siyang cell groups na panaginipan ko nakasalampa. This is a true story. Nagpapaawa. Life giver ang pinuntahan mo, pero big giver, pero walang life. At hindi ko alam, anong asing giver ang binibili. Kitang-kita ko talaga sa bank, kitain ka, pastora. Nadaan ako yung taga-life giver, dami rin niya cell group. Pero ang dami niya cell group, kada problema niya, takbo sa atin. Sa atin ang takbo. Takbo ng takbo. Payuhan ninyo ako. Nakikinig pa ba tayo? Wala na ipapagagamitin ng Diyos. Tayo na talaga. Amen? Dito na po ang magwawakas. Tanggapin mo si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo. Ibigay mo ang the best mo sa Kanya. Ang daming problema, ang daming pagsubok, ang daming laban ng buhay, huwag kang umatras. Ituloy mo, ibigay ang dapat mo sa Panginoon. At gagawa ang Diyos ng himala sa buhay mo. Pagagalingin ka niya, gagawa ka niya ang himala, ibibless ka niya, ipopromote ka niya, ililigtas niya ang mga mahal mo sa buhay. Amen? Lahat ng mga pangangailangan mo ibibigay ng Diyos. Amen? Dahil lahat tayo tumayo. Hallelujah! Bow down our heads and close our eyes. Bow down our heads and close our eyes. Kagabi na naginip din ako. Ang pastor ng iyon na inagawang church natin, nare-realize na niya, mali siya. Napanaginip ako rin ang babae ngayon na lumipat ng ibang church, pero kumakatok sa pinto ng bahay namin. Sa tama ko ba tumihingin ang tawad sa Panginoon, nagkamali siya. Ano ang napagandang mensahe ng Diyos sa oras na ito? Huwag kang umatras. Huwag kang sumuko. Huwag kang bumigay. Tanggapin mo si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo. Bitawan mo ang lahat ng bisyo at kasalanan. Bumalik ka sa Panginoon. Lagyan mo ang tawag mo. Lagyan mo ang uling mo. Hindi na nga ako ang Diyos. At kailanman hindi siya mangangako na walang problema at pagsubok na laban ng buhay na darating sa buhay natin.
Pero ang pangako niya, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Sa oras na ito, ibigay natin ang katotohanan ng ating buhay sa Panginoon, no reservation, no excuses and no alibi. At kung tayo ay humaharap sa pagsubok laban ng buhay ngayon at aharap pa, hindi sinabi ng Lord na sumuko. Ang sinabi ng Lord ay tumuloy. Tumuloy, tumuloy. At ibalik ko yung revelation na iyon na napakandang revelation ng exhortation ng Pastor Aruan. Limang tinapay, dalawang isda. Pero kung pangarap mo na makatulong ng malaki sa gawain ng Lord, ibibigay mo. Itotoo dumihan para sa Panginoon. Ibibigay mo ang pinababigay ng Lord to win the world for Jesus. Lahat ng mga nasa prayer and fasting ministry, begin now to pray and fast. Lahat ng nasa praise and worship ministry, return to the Lord and give your best. Lahat ng mga nasa evangelism ministry, lahat ng mga nasa dance and tambourine ministry, children ministry and youth ministry, ushering ministry, and all the leaders and all the full-time workers, and all the givers and the supporters of the church, give your life to the Lord. Kalimutan mo na ang problema niya. Hindi nawawala at hindi naaalis ang problema. Pero ang kinakailangan natin ngayon, manatili po kayo sa inyong kapwa, magagawa ninyo. Huwag na po kayong malisag, na po kayong magsira. Tiisin nyo na muna yung dapat tiisin. At pakinggan mo ng malalim at tinig ng Panginoon. Look up to Jesus in the